Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais ko lamang po na magbigay ng mahalagang impormasyon para sa ating mga kapatid na riders at para sa ating mga kapatid na car owners. Nitong mga nagdaang araw po, nakatanggap ako ng mga text at mga tawag mula sa ating mga kapatid na riders. Sinasabi po nila na sila ay may problema sa transfer of ownership ng kanilang napili na motorsiklo. Ayon sa kanila, hindi tinanggap ng LTO ang kanilang requirements para sa transfer of ownership dahil iisa lamang ang valid ID mula sa nagbenta ng motorsiklo. Sinasabi po na ang kailangan daw ay dalawang valid IDs mula sa nagbenta ng motorsiklo. Ito pong issue na ito ay matagal po nang naririnig at naniniwala po tayo na ito ay mali. Pero hindi naman po tayo makapaglabas ng pangayag kung wala tayong sapat na basihan. Dahil dito, nakipag-ugnayan po ako sa head office ng LTO sa Quezon City at napag-alaman ko po na base sa Motor Vehicle Registration System manual ng LTO Series 2011 sa page 38 ito, makikita po natin ang mga requirements para sa transfer of ownership of private motor vehicles. Wala po tayong mababasa dito na sinasabing dalawang valid IDs mula sa nagbenta ng sasakyan o motorsiklo. Wala po. Base naman po sa Citizens Charter na inilabas ng LTO nitong nakaraang taon ng 2019, ito po ay third edition. Mababasa po natin sa page 142 at page 143 itong mga requirements para sa transfer of ownership of private motor vehicles. Wala din po ditong binabanggit na kailangan dalawa ang valid IDs mula sa nagbenta ng motorsiklo o ng sasakyan. Wala po. Ano po ba ating mababasa dito sa Citizens Charter na inilabas ng LTO nitong nakaraang taon ng 2019 na sinasabi po natin na ito ay third edition? Dito po sa page 142 ng Citizens Charter na inilabas ng pamunuan ng LTO, sa gawing itaas po, mababasa natin miscellaneous transactions, transfer of ownership, annotation and cancellation of mortgage, change classification and application for change body, body design, engine and color. Sa bandang baba po nito, mababasa natin dito itong transfer of ownership, general requirements. Maliban po sa deed of sale na kailangan para sa nabili nating sasakyan, makikita po natin dito ang limang requirements para sa transfer of ownership. Number 1, Motor Vehicle Clearance Certificate, Macro Etching Report, and Special Bank Receipt. Ito po ay makukuha natin sa PNPHPG, Motor Vehicle Clearance Division. Number 2, Motor Vehicle Inspection Report o ang tinatawag na MVIR. Ang gumagawa po nito ay mga kawani ng LTO kung saan tayo tumulog para sa transfer of ownership ng ating nabiling motorsiklo. At kailangan po dala natin ang ating sasakyan o motorsiklo dahil ang LTO po ay nagkakandak ng actual inspection dito sa ating sasakyan. Hindi po maaari dito yung ating nalilinig na non-appearance. Dito naman po sa page 143 ng Citizens Charter, makikita po natin yung ikatatlo sa mga requirements para sa transfer of ownership. Ito po yung Insurance Certificate of Cover. Ito pong Insurance Certificate ay makukuha natin sa accredited insurance company na matatagpuan natin malapit po sa tanggapan ng LTO. At ito pong ika-apat, itong Certificate of Emission Compliance.
Ito pong emission test ay makukuha naman natin sa private emission testing center na matatagpuan din natin malapit sa mga tanggapan ng LTO. At ito pong ikalimang requirements, original and one photocopy of any valid government issued ID with photo and signature of vendor and vendee or signatories. Malinaw na malinaw po na sinasabi dito na isang valid ID lamang ang kailangan mula sa nagbenta ng sasakyan o ng motorsiklo. Napakalinaw po sinasabi dito. Photocopy of any valid government issued ID. Hindi po sinabing dalawa dito. Kaya po, tunay na napakalinaw na sa transfer of ownership, kasama nitong deed of sale, isang valid ID lamang po ang kailangan mula sa nagbenta ng motorsiklo o nagbenta ng sasakyan. Hindi po sinasabi ng citizen's charter na ang kailangang valid IDs mula sa nagbenta ng sasakyan ay dalawa. Hindi po sinabi dito sa citizen's charter. So kung ganon, hindi po totoo at hindi alinsunod sa citizen's charter na nilabas ng LTO ang ginagawa ng ilan nilang mga kawani. Mga kapatid natin riders, ito po ay paglilinaw. Magbalik po kayo sa tanggapan ng LTO kung saan tinanggihan ang inyong transfer of ownership. Dahil hinahanap nila ang dalawang valid IDs ng nagbenta ng motorsiklo na nilalakad ninyo ang transfer of ownership. Mali po yan. Hindi po tama yan. Uulitin ko po. Hindi sinasabi na citizen's charter na dalawang valid IDs mula sa nagbenta ng motorsiklo ang kailangan. Ang nakalagay po dito, any valid government issued ID. Malinaw po ito. Isa lamang po ang kailangan. Sa mga kapatid natin riders, huwag po nating hayaan ang maling ginagawa ng ilang mga kawani ng LTO. Dahil ito po ay lalo magpapahirap sa ating mga kapatid na riders at sa ating mga kapatid na car owners. Kung kayo po ay dudulo sa tanggapan ng LTO at isa ang valid ID na inyong dala mula sa nagbenta sa inyo ng sasakyan o nagbenta sa inyo ng motorsiklo, mangyari na lamang po na magpa-xerox kayo, mag-print kayo nitong page 142 at page 143 nitong citizen's charter na nilabas ng pamunuan ng LTO. Para ito po ay ating magamit at maipakita sa mga kawani ng LTO na hindi sumusunod dito sa citizen's charter na kailangan po nila itong sundin. At kung sakali naman po na sila ay manindigan at sinasabi nila na sila ay tama, huwag na po kayong makipagtalo. Magtawagan na lamang po tayo at bibigyan po natin ito ng kaugulang aksyon. Sa ilang mga kawani naman po ng LTO, mangyari po na basahin po ninyo ang Citizens Charter nitong 2019 third edition. Malinaw na malinaw po dito. Isa lamang valid ID po ang kailangan mula sa nagbenta ng sasakyan o nagbenta ng motorsiklo. Hindi po dalawang valid IDs ang kailangan ninyong hanapin. Ako po ay nakikiusap sa inyo na sana naman po ay maawa po kayo sa ating mga kapatid na riders. Naalala ko po ang message nitong ating butihing Undersecretary, LTO Chief, General Galvante, dito po sa Citizens Charter. Nabanggit po niya doon na ang Citizens Charter ay ginawa para magsilbing gabay, hindi lamang sa mga kawani ng LTO. Ganon din po sa publiko, sa ating mga riders, sa iba pang mga car owners.
Ito po ay napakagandang gabay para sa ganong pamamaraan, ang mga kawani po ng LTO ay hindi mahihirapan. Meron silang guide at dapat naman po nila sundin para hindi po tayo mahirapan, tayong mga riders at tayong mga car owners. Kaya hinihiling ko po sa ating mga kapatid na kawani ng LTO, partikular itong mga nagsasabi na ang kailangan ay dalawang valid IDs mula sa nagbenta ng sasakyan o motorsiklo. Magbasa po kayo, sundin po ninyo ang mandato ng Citizens Charter na inilabas ng LTO. Dahil kung hindi po ninyo ito susundin at hindi ninyo gagawin ang tama, tunay po na kayo ay karagdagang pabigat sa mga kapatid ng ating riders. Tunay po na kayo ay karagdagang pabigat sa mga kapatid nating car owners. Bakit po? Bakit ko po ito sinasabi? Una, gusto ko pong ipaalala sa inyo na higit na mas marami sa hanay ng mga riders ay mga karaniwang manggagawa lamang. Hindi po negosyante, hindi po mayayaman. Kaya po, kapag sila ay dumudulo sa inyong tanggapan para sa transfer of ownership ng kanilang nabiling motorsiklo, malaki po ang nawawala sa kanila. Sa bawat pag-absent po nila, ang katapat po na nawawala sa kanila, itong kanilang sweldo na dapat ay para sa kanilang pamilya. Kapag sila po ay dumulog sa inyong tanggapan, yung unang araw, parang wala na po yan. Kapag sila po ay dumulog sa emission testing center, pipila po sila ng matagal. At sila po ay bibigyan ng schedule, babalik po sila. Kung hindi po ako nagkakamali, ganun din sa HPG. Sila po ay pipila at bibigyan po sila ng schedule, babalik po sila. Kaya po, kung maayos ang flow ng kanilang pag-aasikaso ng transfer of ownership, 5 days po karaniwan para matapos ang transfer of ownership ng kanilang nabiling motorsiklo. Kaya po kung inyong i-reject ang requirements para sa transfer of ownership ng nabili nilang motorsiklo, tunay po na kayo ay karagdagang pabigat sa ating mga kapatid na riders. Bakit po sinasabi kong kayo ay karagdagang pabigat? Malaki po ang nawawala para sa mga kapatid nating riders. Ikalawa, bakit ko po sinabi na kung hindi ninyo gagawin ang tama alinsunod sa Citizens Charter, bakit sinasabi ko po na kayo ay karagdagang pabigat sa mga kapatid nating riders? Kapag ka po ni-reject ninyo ang requirements at sinabi ninyo na ang kailangan ay dalawang valid IDs mula sa nagbenta sa kanila ng motorsiklo, hahanapin po nila ang nagbenta sa kanila ng motorsiklo. At hindi po yan madali para sa kanila. Lalo-lalo na kung ang nagbenta po sa kanila ay hindi naman nila talastas, hindi nila kapamilya, hindi nila lubusang kilala. Napakahirap po. Baka hindi nila makita yan sa isang araw, dalawang araw, o tatlong araw, o higit pa. Marami nga po dyan, hindi na nila na makita. So, ito pong ginagawa ninyong pag-reject sa kanilang requirements na hindi naman alinsunod sa Citizens Charter na inilabas ng pamunuan ng LTO, tunay po na pabigat sa mga kapatid nating riders. Ikatlo, bakit sinasabi ko po na kung hindi ninyo susundin ang Citizens Charter na inilabas ng pamunuan ng LTO, ay tunay kayong karagdagang pabigat sa mga kapatid nating riders at mga kapatid nating car owners? Ang inyo pong pagtanggi at sinasabi na ang kailangan ay dalawang valid IDs, bakit po mabigat sa ating mga kapatid na riders? Ang mga ito po ay natatakot. Natatakot po ang ating mga kapatid na riders na kapag hindi nila naayos sa mabilis na panahon o dito sa itinakda ng batas, dito sa Republic Act 11235 na nagbibigay lamang ng 5 araw. Pag hindi po nila natapos yan, sila po ay mapagmumulta ng LTO ng 20,000 pesos. Yan po ang sinasabi ng Republic Act 11235.
Totoo po, hindi pa nagpapataw ng multa ang LTO dito sa Section 4 nitong Republic of 11-235. Pero natatakot po ang ating mga kapatid na riders dahil kung hindi po nila maasikaso agad ang transfer of ownership, hindi agad nila mailipat sa kanilang pangalan ang rehistro ng nabili nilang motorsiklo, natatakot po sila na anumang oras ay mapagmulta sila ng LTO. Kaya po, hinihiling ko po sa inyo, please, 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 maawa po kayo sa mga kapatid nating riders. Gawin po ninyo ng tama ang inyong trabaho, alinsunod sa sinasabi ng Citizens Charter na inilabas ng LTO 2019 3rd edition. Dilinawin ko po, hindi po sinabi ng Citizens Charter na dalawang valid IDs ang kailangan mula sa nagbenta ng sasakyan o ng motorsiklo. Hiniling ko po sa inyo, gawin niyo po ng tama ang inyong trabaho. Yun naman po, maraming salamat po at mabuhay tayo lahat.